Pinaka-nagustuhan ko pala dito sa toner na to ay pwede mo siyang gamitin sa umaga. Kasi meron kasi mga rejuvenating set na hindi mo pwedeng gamitin sa umaga kundi sa gabi lang. Gabi lang siya talaga yung rejuvenating set ginagamit. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa umaga. Eto, yung sa kanila, kagandahan sa kanila, pwede mo siyang gamitin sa umaga. Hi everyone! Jeron here and yes, welcome back sa ating channel. And today ay i-update ko kayo or ibibigay ko sa inyo yung update ko about the Glow Glass Skin. At alam ko super super late na itong aking update kasi naubos ko na yung isang set at doon ako sumunod or doon ako ngayon sa pangalawang set. Gusto nyo malaman kung gaano kaganda itong the Glow Glass Skin na to at kung magkano at kung saan ko siya nabili, just keep on watching. But before anything else, make sure na nakapag-subscribe ka sa aking channel sa pamamagitan ng pag-subscribe or pag-click ng red subscribe button dito at i-click mo na yung bell notification para ma-notify ka sa kada upload ko ng aking mga bagong video. At magkakaroon po tayo ng pag-giveaway. Abangan nyo yung next video ko after neto kasi ipipilm ko siya at doon ko sasabihin kung ano-ano yung ating mga pag-giveaway. Pero sa ngayon, focus muna tayo dito sa dalawang product ng The Glow Glass Skin. Ito yung kanilang The Glow Glass Skin Resurfacing Set. At ito yung kanilang The Glow Glass Skin Brightening Set. Ano ba yung pagkakaiba ng dalawang to? Actually, sa akin, malaki yung pagkakaiba or ang laki ng diferensya. Difference netong una at etong pangalawang set. Dito muna tayo dumako sa unang set nila, which is eto yung resurfacing set. Dito, ang na-experience ko dito ay medyo mahap din ng konti, medyo may init factor sa mukha. Pero, eto yung maganda at eto talaga yung pangmalakasan talaga eh. Hindi ka makakaranas ng pagbabalat dito na yung sobra-sobra na kung ano man yung na-experience mo dati doon sa mga rejuvenating set mo na talagang kung magbalat siya eh talagang kulang na lang pati yung laman sumama. Hindi siya ganun mga best. Minimal na minimal lang yung kanyang pagbabalat. Hindi mo nga siya mararamdaman after 3 days, 4 days. Hindi mo siya mararamdaman na nagbabalat siya. Mararamdaman mo or makikita mo lang na medyo nagbabalat ka para lang siyang libag. Ganun. Hindi agad-agad na talaga yung tipong lalabas ka ng bahay na mahihiya ka lumabas ng bahay kasi nga nagbabalat yung mukha mo. Ito hindi ko sana experience sa set na to. At ang pinaka nagustuhan ko dito sa apat na piraso na laman nito ay yung kanilang sabon. Napakaganda ng sabon nila kaya lang hindi ko na sa madidemo o hindi ko na maipapakita sa inyo kung ano yung itsura ng sabon na yun dahil naubos na siya. At super love ko talaga yon. Ang ayoko lang dito sa set na to, hindi mo siya pwedeng bilhin individually or isa-isa kung hindi isang set mo talaga siya mabibili. Yun lang yung ayoko doon. Pero overall, ang ganda ng kanyang effect, ang ganda ng kanyang work sa aking face, lalo-lalo sa aking leeg. At ang pinaka-nagustuhan ko sa lahat dito is yung packaging. Sobrang simple lang yung packaging niya. Wala siyang arte, wala siyang kung ano-anong nilagay nila rito ng mga mukha ng artista, mga mukha ng kung hindi kilalang tao, basta lang masabi na nakakaganda siya ng face, wala. As in, eto lang siya. Sana hindi nyo baguhin yung packaging nyo, the Glow Glass Skin. Sana manatili kung ano yung unang packaging. Hanggang ngayon, sana eto pa rin yung packaging nyo kasi sobrang nice, sobrang elegant at simple lang. Huwag kayong tutulad sa iba na kung ano-anong pinaglalagay nilang mga karakter dito sa packaging para lang mabenta yung kanilang product. Ito lang siya talaga, ayan. Kung mapapansin ninyo, ayan. So, ayan lang. Simple lang yung kanilang packaging. Ayan, wala dito. Tapos sa likod, lahat ng details na kakailanganin mo nandito lahat sa likod. Pati yung kung ano yung benefits ng bawat isang product na nasa loob ay nandito din. Ngayon, papakita ko sa inyo at bubuksan natin kung ano ba yung mga laman ng bawat set na nandito. Sinabi ko na sa inyo kanina na meron siyang sabon, kaya lang naubos ko na yung sabon. At ito yung kanilang toner. Yung kanilang resurfacing toner na 60ml at naubos ko na siya. Actually, sa totoo lang, hindi ko siya nilagay sa bulak o hindi ko siya ini-spread sa bulak. Kung hindi, direct ko na siyang nilalagay sa aking face kasi meron akong drops.
kumukuha lang ako dito, then dinadrop-drop ko na sa aking face, tapos tap-tap-tap-tap-tap-tap na lang siya, ganun yung ginagawa ko. At eto medyo mahapdi nga etong toner na to, but anyway, okay na okay lang yon dahil mas gusto ko na nakakaramdam ako ng medyo mahapdi or mainit-init sa aking face dahil alam ko nag-penetrate or nag-e-effect na sa akin yung isang product. At after ko nga gamitin tong toner na ito, ay ginagamit ko naman etong si serum. Eto, naubos ko lang tong serum na to, mga best, 1 week. 1 week lang sa akin tong serum na to. Hindi ko alam bakit 1 week lang sa akin to. Kasi pati leeg kasi nilalagyan ko. Alam niyo, super super nag-enjoy ako pag ginagamit ko tong serum na to. Ang kulay nito ay transparent or kulay puti lang yung kulay nito. May video na akong ginawa nito, unang-unang video ko, nandiyan sa description box sa baba, yung aking first impression about dito sa product na to. At sumunod ay eto namang kanilang resurfacing sunblock cream ba? Or basta, sun protection cream. Eto siya, meron siyang SPF 30. Actually, may nakasulat nga dito eh, kaya lang tinanggal ko kasi stickers lang naman siya. At sobrang ganda nito best sa umaga, lalo-lalo na pag natatapatan siya ng araw. Kumikintab talaga yung aking face. At huwag masyadong exposure sa araw kasi medyo delikado yon dahil nga nag-undergo tayo ng pangpapaganda at baka masunog naman yung face natin. At huwag kayong mag-alala, okay? Ang pinaka nagustuhan ko pala dito sa toner na to ay pwede mo siyang gamitin sa umaga. Kasi meron kasi mga rejuvenating set na hindi mo pwedeng gamitin sa umaga kundi sa gabi lang. Gabi lang siya talaga yung rejuvenating set ginagamit. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa umaga. Eto, yung sa kanila, kagandahan sa kanila, pwede mo siyang gamitin sa umaga. Yun nga lang, kailangan pagkagamit mo na itong toner na to, gamit ka rin itong sun protection cream. Eto, gamit ka rin ito. Okay, yun ang kagandahan lang dito sa The Go Glass Skin. Hindi kagaya ng mga rejuvenating set, hindi mo pwedeng gamitin ng toner base sa umaga kasi masusunog ang iyong mukha. Yun, yun yung kagandahan at yun yung nagustuhan ko dito. Then, eto na yung aking ginagamit for now, etong The Go Glass Skin na kanilang brightening set. So, eto naman, medyo mild yung naramdaman ko dito. Wala akong naramdamang hapde or wala akong naramdamang init factor compared dun sa mga dito sa nauna. Dito naman, ang packaging niya ito, simple lang. Ayan. Pinkish. Ayan. Diba? Lahat ng details na dito kailangan mo. Okay, nandiyan na siya sa likod. At sobrang ganda ng packaging niya. Ganun din, halos parehas lang sila ng laki ng packaging nung nauna. Kung yung nauna ay sabon yung kanilang panghilamos, eto naman medyo pangmayaman o talagang medyo yayamanin yung packaging nito, lalo-lalo na nung panghilamos nila ito. Ang isang set naman pala nito ay nagkakahalaga siya ng 450 pesos. So, ayan, dito muna tayo dumako sa ating panghilamos. Yung kanilang cleansing foam, parang ganon. So, ayan, eto. Hindi siya masyadong mabula. Hindi siya mabulang-mabula kagaya ng mga sabon o ng mga ibang mga facial wash. Nabula siya pero minimal lang yung kanyang bula. At ang pinaka-nagustuhan ko dito is yung packaging niya. Gaya na sabi ko sa inyo, yung packaging niya is pang mamahalin na lalagyan. Kung kayo nakakapunta sa Miniso, doon, meron doon kasi mga binibenta ng mga lalagyan or mga container na pwede mo lagyan ng mga lotion or ng mga BB oil, mga ganon. Paano ko nasabi na special at medyo mamahalin tong lalagyan na to? Kasi pag pampo dito, lalabas na yung product. Ang problema kasi, wala siyang yung parang straw or yung tubo dito. Papakita ko sa inyo. Ayan. Wala siyang tubo. Ayan o, yan lang siya. Ngayon, alam ko, nagtataka kayo, o paano siya lumalabas pag pinapump siya? Kasi may pressure siya. Pag pinapump po siya, nagpe-pressure siya. Ang nangyayari, eto nakikita ninyo, ayan, yung nakikita ninyong puti na to, na plastic na to, hindi yan ganyan kataas. Actually, dapat nasa baba pa yan, nandito siya dapat. So, kada pump nyo, pag ginagamit nyo to, mapapansin ninyo na umaangat to, unti-unti. Okay, yun yung pinaka nagustuhan ko dito. Talagang masasabi ko na okay lang na 450 kasi packaging pa lang is maganda na. Ang problema, hindi natin alam o hindi ko alam kung mapapakinabangan ko pa ba etong lalagyan na to kung
ma-re-reuse ko pa ba itong container or itong lalagyan ng kanilang panghilamos. But overall, napakaganda ng performance ng panghilamos na to. At ito na yung ginagamit ko today kasi kakaubos lang nung sabon nung unang set na ginamit ko at talagang love na love ko yung sabon na yon. And then sa toner naman, sobrang mild lang ng toner nila at hindi siya kagaya nung nauna na medyo mahapdi ng konti or medyo may mararamdaman ka talaga na mainit-init na sa mukha. Dito sobrang mild lang yung kanyang effect. At ito, ginagamit ako siya ng cotton pad. So, ito yung ginagamit kong cotton pad. Ito, nabili ko din to sa Miniso for only 120 pesos. Dati kasi ang gamit kong cotton pad ay ito. Ipapakita ko sa inyo ito. Binili ko rin siya sa Miniso. Ang problema lang dito kasi, pagka nilagyan ko na siya ng product, nag-evaporate, or parang naglalagas-lagas yung ano niya, bulak niya kasi tsaka may fiber sa konti ayan no, parang may mga lumilipad-lipad. Yun yung problema ko dito. Tapos pag pinahid ko siya rito sa may mga balbas ko, sa mga may mga bukbok, ayan may sumasama siya na bulak ayan no. Ito yung pinakang ayoko sa lahat, lalo pag may balbas ako dito, may mga bigote ako at nilagyan ko or pinahiran ko nitong bulak, naglalagas-lagas siya. Yun yung ayoko dito. Kaya naghanap ako ng ibang cotton pad at ito yung napili ko doon sa Miniso. Kagandahan lang kasi dito is hindi siya ma-fiber. Ayan o. Kung mapansin ninyo. Simple lang siya. At pag pinahid nyo siya rito sa may buhok, ayan, walang sumasamang product. Yan. Ganyan lang talaga. As in ito. Tatlong patong siya. Ayan, tatlo. Yun nga lang, medyo may kamahalan ang cotton pad na to. Medyo malaginto ang presyo na ito, 120 pesos. Hindi ko alam kung ilang month ko itong magagamit. But anyway, maganda to. Naisingit ko lang itong ginagamit ng cotton pad. Ang nagustuhan ko dito is medyo mild lang talaga itong kanilang brightening toner. Kaya wala siyang masyadong hapdi factor at hindi ka magbabalat dyan. Siyempre, meron din siyang serum. Ang pinagkaiba ng serum nito at kaysa dun sa nauna, kung ang serum nung nauna kanina ay puti or transparent, ito medyo yellowish ng konti. Pero ang performance naman niya is okay at maganda rin. Pero mas gusto ko yung effect nung serum nung nauna compare dito. But anyway, okay lang naman yun kasi same lang naman sila ng tinatrabaho. At meron din siyang The Go Glass Skin, yung kanilang sunblock cream. Ito siya. Ganto, halos parehas sila or parehas lang sila ng packaging ng sun protection cream nung nauna. Ganto siya. Ayan, may nakalagay dito na Go Glass Skin. Ayan, SPF 30. At hindi ko pa ito nagagamit kasi hindi ko pa naman nauubos yung isa. Hindi ko pala na-mention kanina sa inyo na isa lang yung binayaran ko dito sa dalawang to. Ito yung binayaran ko, 450. At ito, ginip nila sa akin or libre nilang binigay sa akin to dahil gusto nga nilang ipasubok sa akin to at hindi naman sila napahiya dahil ang ganda talaga ng effect netong una na to. At kung ako ang tatanungin nyo kung bibili pa ba or gagamit pa ba ako neto, of course, yes, gagamit ako neto. Pero kung ako gagamit neto, babalik muna uli or babalik uli ako dito sa resort facing set kasi mas gusto ko talaga yung effect na medyo mainit-init, medyo hapdi-hapdi konti netong factors, netong set na to. Then after siguro pwede rin akong bumili para gamitin ito. At kung mapapansin ninyo, ayan yung aking face pala, ayan, hindi pa po ako naghihilamos mula kaninang tanghali at ngayon ay mag-aalas 8 or mag-aalas 8:30 na ng gabi. So alas 2 or alauna ako naligo, ayan pa rin yung aking face. Ang gamit ko dyan ay etong The Go Glass Skin na brightening set. At until now, hindi pa rin ako nag-ilamos kasi maya-maya mag-ilamos ako pagkatapos ko na itong mag-film. At ganoon pa rin yung aking routine na gagawin. Siyempre, ilamos, toner, serum, at yun lang. So, ayan, kung mapapansin ninyo naman na medyo, may at least may improvement naman siya na talagang marami rin naman nakakapansin sa trabaho ko na maganda yung ginagamit ko at gusto rin nila mag-order neto. At doon po sa The Go Glass Skin, nananawagan po ako. Baka naman po.
But anyway, doon sa mga gusto mag-order ng The Go Glass Skin, nandiyan sa description box sa baba yung link na kanilang Facebook page account. Ayan, pwede nyo silang i-like at i-follow yung kanilang Facebook page account. Meron sila sa Instagram, follow nyo The Go Glass Skin Manila. Yun yun, lahat ng mga event, may mga event kasi sila eh. So, sana soon The Go Glass Skin makasama ko sa mga event ninyo para at least kayo papaano at Bekenemen. The Go Glass Skin. Charot! At ito yung pinakamagandang part ng video na to dahil finally masusubukan na po natin itong Fresh Skin Lab na 98% Tomato Glass Skin. Nakabili ako nito noong nakaraan linggo at ginamit ko na siya siguro 3 times ko na siyang ginagamit. Ang ganda ng effect nito. Pero sa ngayon, inistop ko nga muna kasi hindi ko pa nauubos gamitin o hindi ko pa natatapos etong set na to. But anyway, i-update ko kayo after a week ng paggamit ko nito at talagang mild na mild lang at talagang wala kang mararamdamang alcohol sa product na to. At ang pinakamaganda kasi rito is hydrating toner siya. So, meaning to say that talagang mas madali siyang ma-absorb ng ating mukha. At sorry. Hindi ko siya ginagamitan ng cotton pad or ng bula. Kung hindi, dinadirect ko talaga siya sa face ko at pinapatuyo ko siya bago ko gamitan ng ibang mga product yung aking face. At syempre, hydrating toner siya. Ano ba ang kailangan na partner ng hydrating toner? Walang iba kundi itong hydrating lotion. Ayan. Pareha sila ng consistent or pareha sila ng ano man tawag dito, ng laman. Para silang liquid, pero ito medyo may pagkalagkit factor, itong Hadalabu Hydrating Lotion. Nabili ko to for only 685 pesos sa Watson. At ang ganda kasi nito eh. Meron itong small version eh. Meron andito eh. Ito yung small version niya na unang-una kong ginamit. Then, nung naubos to at talagang ang ganda din ng effect sa akin, bumili na ako ng malaki. So, ayan. Pagpa-partnerin ko sila after kong magamit yung The Go Glass Skin kasi pareha sila na hydrating eh. Hydrating toner at hydrating lotion. So, ayan, i-update ko kayo kung maganda ang effect neto or kung magiging maganda ba yung result sa aking face. Yun lang muna yung ating video at abangan nyo yung next video ko kasi doon ay i-announce ko kung ano yung mga pa-giveaway ko. Alam ko naman na super excited na kayo pero ipapakita o ipapasilip ko sa inyo yung ating grand prize na pa-giveaway. Ito yung ating grand prize, ipamimigay ko to. Ito ay isang set ng toner at saka ng lotion sa face. So, pinadala sa akin to from Korea. At ito yung pinaka grand prize. Ayan. Kung gusto nyo malaman kung ano ba yung naman neto, abangan nyo yung sunod na video ko dahil dun ko siya i-announce kung paano nyo mapanalunan yung ating pag-giveaway. So, that's it for today. Maraming salamat po sa inyong pagtambay at pagpapanood sa aking video na ito. Sana kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang i-like at i-share sa mga kakilala mo na naghahanap ng mga instant brightening effect na talagang The Go Glass or Go Glass Skin talaga ang effect, ay ito yung mapanood mo sa kanila at hindi ka makakaramdam talaga, best, ng mahapdi ng init factor dito sa mukha na to or sa product na to. Kung, ayan naman yung effect eh. Ayan, oh, wala pang hilamos yung best maghapon. Kaya, kayo na humusga. Again, maraming salamat po at sana ay nag-enjoy ka. Again, magkita-kita ulit po tayo sa aking susunod na vlog. Bye!